Hello! Welcome back to my channel. This is RP Max Vlogs. Good morning po sa inyong lahat. Mega mega love, shout out. And I hope you are all in good condition kung nasaan man po kayong part sa mundo. Okay, so naging interesting lang po guys itong topic ni Rampage ngayon. So ito po yung bibigyan ko ng reaction. Okay. Now, sa video niya, mayrami pong nag-comments na talagang medyo galit pa rin sa kanya, no? Binabas pa rin siya. Pero ang hindi yata nila alam na itong si Rampage Channel ay pinatawad na ni Kuya Val Santos Matubang sa kanyang kabaitan. Dahil nga po itong si Rampage Channel ay nagpakumbaba din naman, humble din, na talagang nakipag-arrange siya na may meet si Kuya Val at naghingi ng sorry at pinaliwanag din po ang talagang yung side niya at ano talaga ang purpose niya. Naintindihan siya na Kuya Val at ito ngayon, tinulungan pa siya sa kanyang project na yun nga yung pabahay niya kay Kuya Raimundo. So nag-donate si Kuya Val ng 800 hollow blocks at meron pang simento. Okay? So ngayon, collab na sila doon sa bahay ni Kuya Raimundo. Okay. So mag-touch lang ako ng konti, no. Itong si Rampage Channel, base nga sa video niya, sa kanyang live video, dati pala siyang tricycle driver na tulad din ng karamihan na nagbablog-blog din. Pero na-inspired siya talaga sa pinaggagawa ni Kuya Val na yun nga, tumutulong sa mga senior citizens. So ang nangyari pala, dahil nga sumikat si Lola Damiana, kinunan niya rin ito ng video, sinundan pa niya at marami nga rin nag-comments doon na bakit hindi na lang niya binigyan ng pera yung matanda, si ganito, si Lolo, si Lola. Ang hindi yata alam ng karamihan na itong si Rampage ay isang tricycle driver lamang. So siyempre magkano lang naman ang kinikita ng tricycle driver, maliit lang. So yun, una niyang video, nung una niyang upload si Lola Damiana kasi nga sikat, marami pong vloggers na talagang pumunta pa sa bahay ni Lola Damiana, yung iba galing pa ng Maynila para puntahan lang si Lola Damiana. Pero isang beses lang po siya nag-post, guys. After noon, nag-post na siya. Makikita nyo naman sa mga videos na ina-upload niya. At yun. Sandali lang. So dito po, makikita nyo naman sa ano niya. Na ang pinakaunang, niya talagang upload, yun nga yung si Lola Damiana. Dahil nga sikat, no? At mix ang comments. Actually, 2 days ago, may nakita akong comments na negative pa rin, no? Binabas pa rin siya. So, yun nga guys, sabi nga si Kuya Val Santos mismo nagsabi, wag na nating i-bas at suportahan natin kasi maganda din po yung kanyang purpose. Okay? Now, so, dating tricycle driver na gusto ring maging vlogger at yun na nga, nag-vlog. At nung sa akala niyang okay na yung tapos na yung bahay ni Lola Damiana, na pwede na niyang pasukin, pwede na rin siyang mag-vlog-vlog doon. So kaso lang nagkaroon ng misunderstanding at alam natin guys ay binabas siya sa social media na maraming tinatawag siyang walang respeto, walang modo dahil bakit na dahil nakikisali sa issue ni Lola Damiana na nandiyan naman si Kuya Val. Pero sa napapansin nga natin, hindi naman niya binavlog talaga si Lola Damiana na kasi nga napagsabihan na siya. So doon siya nag-focus ngayon kay Raimundo o sa mga anak ni Lola. Okay. So ito ngayon, kay Kuya Raimundo muna siya nag-focus. Okay. So maganda ang kanyang purpose. Tulad din ng maraming vloggers na gustong maging charity vlogger. Ganun, no? Naghahanap siya talaga ng mga senior citizens. Sabi nga niya, he tried his best na makontakt si Kuya Val through messages, through live broadcast ni Kuya Val. Pero naintindihan din natin, dahil nga sa dami ng nagme-message kay Kuya Val, hindi rin niya talaga mapapansin lahat. O kahit ako, minsan nagme-message ako, may palipad pa, minsan hindi rin niya napapansin. Okay? O pakulay kung tawagin. So naintindihan natin yan, sa dami ng messages, thousands of messages, hindi niya talaga napapansin. So, yun. Kaya naman niya gustong makontakt si Kuya Val dahil marami pala siyang gustong i-refer na mga senior citizen na matulungan din. Okay? So, maganda ang kanyang purpose. Gusto niya makatulong sa mga senior citizens. Katulad din
ng purpose ni Kuya Val. Hindi naman sa nakikipag-compete siya, kundi ang purpose nga doon, guys, na-inspired siya. Katulad na katulad ko, katulad ng karamihan, gustong tumulong sa mga senior citizen. Bakit? Kasi guys, sila yung mga wala ng trabaho. At yung mga anak nila, hirap din sa buhay. So, hirap yung mga senior citizens na walang pension. So, alam natin, no? Maraming mga senior citizens na hindi naalagaan ng mga anak. Kasi yung mga anak, hirap din. So, sabi nga ni Kuya Val, tayong mga vlogger, tayong mga vloggers ang kailangan tumulong sa mga senior citizens. Huwag nating iasa sa mga politiko. Kasi ang mga politiko, sumasahod lang din ang mga yan. At alam natin, mostly, if not all, yung mga yan, pag tumulong, laging may string attached. Oh, no! Okay? So, maganda, no? Tayong mga vlogger, kung kaya natin magtumulong, tumulong tayo. Kahit pa konti-konti lang, konting grocery, tapos i-vlog natin. So, maganda naman. Okay? So, ako naman, alam nyo naman, no? Minsan nagba-vlog din ako ng pagtulong sa kapwa. Pero, since nandito tayo, guys, sa isang bansa na mayaman, wala tayong mahanap ng maraming senior citizen dito na naghihirap, no? Di tulad sa Pilipinas. Kasi nga dito, unang-una, kung expats ka, hindi ka naman talaga naging matanda dito. At the age of 60, 65, pinapauwi na. So, yung mga local naman dito, hindi mo bas mayaman yung mga yan, suportado ng bansa nila. So, dito nga, guys, kung makikita nyo, wala tayong makikitang nagbibinta dito ng mga balot, mga sigarilyo sa tabi-tabi. Hindi po yan uso dito. So, swerte ng mga vloggers na nasa Pilipinas kasi po, maraming opportunity. Marami kayong makitang senior citizens na pwedeng tulungan. Okay. So, yun po guys. So, yan lang guys ang message ko guys na itong si Rampage Channel, napatawad na ni Kuya Val sa kabaitan niya guys, naintindihan naman niya. At ang kagandahan itong si Rampage Channel, nagpaliwanag naman ng side niya. So, nagkaintindihan na yung dalawa. So, naintindihan natin at huwag na nating i-bash si Rampage Channel at suportahan na lang natin sa ganda ng kanyang hangarin. Hindi naman niya kinakumpit si Kuya Val, ay na-inspired lang siya na gayahin ang ginawa ni Kuya Val. Tulad din namin, natin, ang mga vloggers o mga supporters, gusto din natin gayahin. Hindi naman natin siya kinakumpit. Hindi tayo nagpasikat, kundi tayo sumusuporta. At kung gayahin man natin, dahil gusto din natin makatulong sa kapwa. So, that's all guys. I hope we learn something sa mga latest na pangyayari at magtulungan tayo para na rin sa ikaunlad ng ating mga kababayan na naghihirap, lalo na po sa panahong ito. So, that's all. Thank you very much for watching this short vlog. At gagawin ko sana itong text-based pero medyo mahirap. Kaya ginawa kong humarap na lang sa camera para may upload ko kaagad. So sana po magustuhan niyo po itong reaction ko sa mga pangyayari ngayon. Thank you very much. I love you all. God bless.